isang remake ng BBC drama tungkol sa criminal justice na nagpapakita sa sistema ng katarungan sa pamamagitan ng kwento ng dalawang lalaki na umiikot sa pagpatay sa isang babae. Ngayon ay balikan natin ang kwento ng Korean series na One Ordinary Day mula sa taon ng 2021. Si Haeyong ay isang ordinaryong mag-aaral ng kolehiyo na may hika at isang araw inanyayahan ito ng kanyang mga kaibigan sa isang party sa isang farmhouse. Tumanggi si Haeyong at sinabing mayroon itong grupo ng assignment na gagawin niya gayunpaman sa gabing yun ang takdang aralin nila ay nakansela kaya nagpa siya si Haeyong So na sumama sa kanyang mga kaibigan sa farmhouse. At pagkatapos itong pagsabihan ng kanyang mga magulang na huwag umalis kinuha nito ang susi ng taxi ng kanyang ama at umalis sa kanilang bahay nang hindi nahuhuli. At upang matiyak nito na hindi malalaman ng kanyang ama pinatay nito ang dashcam at tuluyang umalis. At nang huminto ito sa isang signal ang babaeng si Gok ay sumakay sa kanyang taxi at paulit-ulit na sinabi ni Haeyong na ang taxi ay off-duty ngunit hindi naiintindihan ng babae ang kanyang sitwasyon. At dahil walang ibang pagpipilian nagpa siya si Haeyong na ihatid siya sa kanyang destinasyon at nang huminto ito sa isang gas station hiniling ni Gok sa kanya na ibili siya ng sigarilyo at beer mula sa tindahan. At habang naghihintay si Gok sa labas isang estranghero ang lumapit sa kanya ngunit mabilis na umiwas nang makita nito si Haeyong. At sa kanilang daan patungo sa destinasyon ni Gok nakatanggap si Haeyong So ng video call mula sa kanyang mga kaibigan na naghihintay sa kanya sa farmhouse. At dito napagtanto ni Gok kung bakit ayaw siya isakay ni Haeyong So at sa lalong madaling panahon ibinaba siya ni Haeyong So sa Han River at nagsimula silang magkapalagayan ng loob at kumain silang dalawa ng ice cream mula sa isang cart at tumakbo nang hindi nagbabayad. At habang nakaupo sa tabing ilog ibinahagi ni Gok ang isang droga kay Haeyong So na mabilis nitong ininom. At habang inihatid ito sa kanyang bahay aksidenteng nasagi ni Haeyong ang isang sasakyan at ang may-ari na nasa loob ay lumabas at pinatawad si Haeyong So dahil hindi naman masyadong halata ang gasgas at dinala ni Gok si Haeyong So sa loob ng bahay habang pinagmasdan sila ng may-ari ng sasakyan ng kahinahinala. At habang nakaupo sa kusina at umiinom ng alkohol nagtanong si Haeyong sa babae tungkol sa kanyang bahay at inihayag ni Gok na ang kanyang ina ay namatay 3 taon nang nakalipas mula sa cancer at mula noon kasama na nito ang kanyang kaibigan sa kanyang bahay. Gayunpaman pinalayas niya ito dahil sa isang malaking pagtatalo nila noong nakaraang linggo. At matapos na magsalo sa ilang inumin binigyan ni Gok si Haeyong So ng isang bagong gamot na kinuha nito nang hindi iniisip ang kahihinatnan. At sa pagkilos nito ng kakaiba biglang sinaksak ni Gok ang kamay ni Haeyong ngunit sa kabutihang palad hindi tumama ang kutsilyo at tumusok ito sa lamesa. Pagkatapos ay hinimok nito si Haeyong na subukan ang kanyang swerte sa kamay ng babae at sa pagsunod nito gumawa ng pagkilos si Haeyong ngunit sa pagkakataon na ito ang kutsilyo ay tumama kay Gok at tumagos sa kanyang kamay. At dahil nagpanik sinubukan ni Haeyong na pigilan ang pagdurugo gamit ang isang tisyo ngunit tila si Gok ay walang pakialam sa kanyang sugat sa mga oras na yon. Lumapit ito kay Haeyong at ang dalawa ay nagsimulang maghalikan at pagkatapos ay dinala niya ito sa itaas ng silid kung saan nagpalipas silang dalawa ng ilang oras nang magkasama. At pagkalipas ng ilang sandali nagising si Haeyong sa sala at dahil 10 oras ng gabi mabilis nitong sinuot ang kanyang damit at umakyat upang magpaalam kay Gok. Gayunpaman nang sinubukan nitong tapikin ang babae nakaramdam ito ng tilabasa sa kanyang katawan at sa pagbukas nito ng ilaw natuklasan nitong pinatay ang dalaga at sinaksak sa likod ng maraming beses. At dahil natarante tumakbo ito sa labis na gulat at ang nasa isip lamang nito ay ang umalis sa lugar sa lalong madaling panahon. Sinubukan itong magmaneho papalayo sa kanyang taxi ngunit napagtanto nito na naiwan niya ang susi sa loob ng bahay at desperado sinubukan itong bumalik sa loob ngunit ang pinto ay na-lock. Binasag nito ang salamin sa gilid at nagawang mabuksan ang pinto mula sa loob at lingid sa kanyang kaalaman isang matandang lalaki ang nakita ang kanyang mga aksyon mula sa bahay nito. At habang kinuha nito ang kanyang jacket kung nasan ang susi napansin nito ang lamesa kung saan sinaksak niya si Gok sa kamay at dahil naisip na ang kanyang fingerprints ay nakakalat mabilis nitong nilinisan ang lamesa gamit ang isang tisyo at mas lalong kinalat ang dugo sa paligid. At dahil walang ibang pagpipilian kinuha nito ang kutsilyo at mabilis na muling tumaka sa bahay at sa kanyang pag-uwi dumaan nito sa isang checkpoint at nakuha ang atensyon ng mga pulis. Mabilis na pansin ng opisyal na si Han ang labis na pagkalasing ni Haeyong at nagpa siya na gumawa ng isang breath test. Gayunpaman sa oras na gawin nito ang baterya ng kanyang aparato ay namatay dahilan upang hindi nito makumpirma ang kondisyon ni Haeyong. At sa mga sandaling yun nakatanggap sila ng isang ulat ng krimen sa malapit dahilan upang palayain nila si Haeyong na hindi na siya kailangan suriin at nagpa siya si Officer Han na dalhin na lang siya sa pinangyarihan.
At nang dumating sila na pagtanto ni Heyong na malapit sila sa bahay ni Gok at lumalabas na ang kaparehong matanda ay tumawag ng pulis matapos nitong makita si Heyong na pumasok sa loob ng bahay ni Gok. Ang mata ng matanda ay mahina na kaya hindi nito nakilala ang mukha ni Heyong ngunit naramdaman nitong may mali kaya tumawag ito ng pulis. At sa lalong madaling panahon ginalugad ng mga pulis ang bahay at natuklasan na pinatay si Gok sa kanyang kama. Dumating ang mas maraming pulis sa eksena kasama na si Chief Park ang pinuno ng departamento ng mga detective. At nang makita si Heyong nagtanong ito tungkol sa kanya at pinakilala nito ni Officer Han bilang tao na kanyang inaresto. Dalawa pang opisyal ang inatasan na dalhin si Heyong sa istasyon ng pulis at sa panahon ng biyahe pinag-usapan nila kung paano sinaksak ang babae ng 13 beses sa likod at dahil nagulat nagtanong si Heyong kung patay na ba ito kung saan kinumpirma ito ng mga opisyal. Samantala, pinaalam ng forensic kay Chief Park na ang pagpatay ay tila sinasadya dahil sa kalupitan ng gumawa nito. At sa labas napansin ni Park si Sun ang lalaki na nakatagpo nila Heyong sa umpisa at si Sun ay nakikipag-usap sa isang opisyal at sinabi na ang lalaki na pumatay sa babae ay tila kakaiba. At dahil napaisip nagtanong si Park kay Sun tungkol sa kung anong nakita nito at dahil ayaw na madamay nagdahilan si Sun ng iba ngunit gayunpaman ang pilitin nito ni Park na magsalita na pagtanto ni Sun na wala itong pagpipilian kundi makipagkasunduan sa pulis. Samantala si Heyong ay dinala sa istasyon ng pulis at dahil nagpanik sinubukan nitong tumakas ngunit huminto ito nang makita niya ang matandang lalaki na nasa lugar din. Napansin ng lalaki si Heyong ngunit hindi siya nito nakilala at kasabay nito bumalik si Park mula sa pinangyarihan at nang makita nito si Heyong ay nasa lugar pa rin inutusan nito si Officer Han na gumawa ng sobriety test sa kanya. At dahil napansin na tila may isang bagay tungkol sa mga mata ni Heyong inutusan ni Park ang officer na suriin din ito kung may dala siyang droga. At habang tinatalakay nila ang kaso ikinwento ni Park ang mga detalye at sinabi na isang lalaki na nasa edad 20 ang pumasok sa bahay at tumakas ito sakay ng isang taxi. At nang marinig ito nilinaw ng matanda na ang salarin ay hindi pumara ng taxi ngunit ito mismo ang sasakyan niya upang makatakas. Ang pahayag na ito ay nagtaas ng hinala laban kay Heyong na nahuli habang nagmamaneho ito ng isang taxi. At sa paghahanap ng droga natuklasan ni Officer Han ang isang kutsilyo sa jacket ni Heyong na nagpapatunay sa kanyang pagkakasangkot sa krimen. At dahil natakot na paluha si Heyong at paulit-ulit na sinabing inosente siya at sa kabila ng kanyang protesta siya ay inaresto at sinigurado na magkakaroon ito ng pagkakataon na ipaliwanag ang kanyang sarili. At sa silid ng interogasyon ikinwento ni Heyong ang kanyang pagbisita sa bahay ni Gok kay Park at itinuro ni Park na si Heyong ang huling tao na nakitang kasama ni Gok noong buhay pa ito at una ring nakita ng mamatay ito dahilan upang maging sospek siya sa pagpatay nito. At upang mas lumalim sa imbestigasyon inutusan si Heyong na tanggalin ang kanyang damit upang suriin kung may mga sugat siya at sa kasamaang palad nakakita ang mga pulis ng gasgas sa kanyang likod at mantsa ng dugo sa kanyang katawan na nakita sa luminal at asul na ilaw. Bagamat ang mga gasgas na ito at mantsa ng dugo ay gawa ni Gok habang magkasama sila sa silid ni Heyong tinignan ito ng mga pulis bilang huling pagsisikap ng biktima upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Sinubukan ni Heyong na kumbinsihin ng mga pulis na siya ay inosente ngunit ang kanyang pagsisikap ay walang silbi dahilan upang ilagay ito sa detention cell. At doon nakita nito ang isang preso na nakikipag-usap sa kanyang abogado at naisip nito na kailangan din niya ng legal na representasyon. Nagtanong si Heyong sa pulis tungkol sa pamamaraan nito ngunit kinutsa lamang siya ng mga ito habang tinuya siya ng isang pulis at nagtanong kung bakit niya kailangan ng abogado kung hindi naman talaga siya nagkasala. Samantala narinig ng abogado na si Jun Hang ang tungkol sa kaso ni Heyong at kung sa anumang dahilan hindi nito maaaring baliwalain ang problema ni Heyong. Nilapitan ni Jun Hang si Heyong sa detention cell at nakinig sa mga salaysay nito ng pangyayari at matapos na marinig ang kwento pinayuhan siya ni Jun Gun na huwag makipag-usap sa kahit na kanino nang wala ang presensya ng kanyang abogado at sa pag-uusap ng dalawa si Heyong ay nakakuha ng abogado. Samantala nakipag-usap si Jun Hang sa isang pulis upang mangalap ng detalye tungkol sa kaso at doon nalaman itong pinangungunahan ni Park ang kaso at nang bumalik ito sa detention cell pinayuhan ni Jun Hang si Heyong ng dalawang pangunahing punto at ang una ay dinhin ito na ang katotohanan at katarungan ay walang kaugnayan sa loob ng istasyon ng pulis at ang mga katotohanan sa sinasabi ni Heyong ay tila walang halaga at ang tunay na mahalaga ay ang pagtiyak ng kanyang kalamangan sa kaso. At ang pangalawa hinimok ni Jun Hang si Heyong na manatili itong tahimik tungkol sa mga kaganapan sa gabing yun at pinaliwanag nito na habang nag-uusap sila ang mga pulis ay gumagawa ng kanilang sariling salaysay. At sa pananatili nitong tahimik mapipigilan ni Heyong ang mga pulis na magtipo ng mga karagdagang ebidensya laban sa kanya. At karagdagan pa dito ang pananahimik na ito ay magpapahintulot sa kanila na malaman ang aktwal na diskarte ng mga pulis sa kaso.
At habang nag-uusap sila, nakitang nagtatanong si Chief Park kay Sun at kinuha rin ang pahayag ng opisyal na si Han. Binigyan din ni Jun Hang na si Chief Park ay hindi isang ordinaryong pulis at maingat itong kumukuha ng mga impormasyon kung ebidensya man ito o kahit salaysay ng mga saksi kahit pagaano kaliit ang detalye ginagawa niya ito tulad ng isang tahimik na predator at matiyag ang naghihintay sa pagkakataon at sa oras na matukoy nito ang kahinaan ay aatake ito ng husto. At kasunod ng babala ni Jun Hang na tuklasan ni Park ang nebulizer ni Heong sa pinangyarihan ngunit nagpa siya itong huwag isumite sa evidence room. At nang maglaon nakipag-ugnayan si Park sa stepfather ni Gok na si Mr. Gang Pil upang ipaalam sa lalaki ang pagkamatay ng dalaga. Pinatawag nito si Gang Pil sa istasyon ng pulisya upang kunin ang kanyang pahintulot para sa autopsy ni Gok at lumalabas na si Pil at Gok ay hindi malapit ang loob sa isa't isa at ang kanilang relasyon ay hindi maganda dahil sa pagpapakasal ni Gang Pil sa ina ni Gok. At matapos na pumanaw ang kanyang asawa dahil sa cancer 3 taon nang lumipas umalis si Gang Pil at hindi na nito nakita si Gok. At nang maglaon pinirmahan ni Gang Pil ang autopsy form at pinahihintulutan ng mga pulis na magpatuloy sa kanilang imbestigasyon. At nang maglaon ng mga magulang ni Heong ay pinatawag sa istasyon ng pulis at binigyan ng pagkakataon na makipag-usap ng pribado sa kanilang anak. At lingid sa kaalaman nila nakikinig si Park sa kanilang pag-uusap sa pamamagitan ng CCTV camera at nang malaman din ng tungkol sa presensya ng magulang ni Heong nagmadali si Jun Hang sa istasyon upang maiwasan ang anumang hindi sinasadyang pahayag na maaaring pagsamantalahan ni Park laban kay Heong. At sa oras na pumasok ito sa silid na pagtanto ni Park na ang kanyang plano ay nasira at buti na lang hindi nagsalita si Heong ng kahit na ano na maaaring magdulot sa kanya ng gulo. At nang maglaon sa detention cell pinaalam ni Jungun kay Heong ang tungkol sa pagsubaybay ni Park sa kanilang pag-uusap at idiniin ito ang pagiging seryoso ng sitwasyon ngunit nanatiling kalma si Heong at sinabi na sinabi lamang niya sa kanyang magulang ang pagiging inosente nito. At nang makita ang kakulangan sa pag-iingat ni Heong pinayuhan siya ni Jungun na isaalang-alang ang kanyang sitwasyon mula sa pananaw ng isang hukom at mas maging maingat sa kanyang mga salita. At ayon kay Jungun ang hukom ay talagang titignan si Heong bilang ang salarin dahil sa pagkakaroon ng kanyang mga fingerprint sa buong lugar ng pinangyarihan kasama na ang nakitang kutsilyo sa kanya. At naniniwala ito na sa kabila ng pagpupumilit ni Heong sa pagsabi nito na inosente siya hindi maniniwala ang hukom sa kanya. Samantala nag-update si Chief Park sa komisyoner ng kaso at pinakita ang lahat ng ebidensya na nagtuturo kay Heong bilang ang salarin sa krimen. Nagtanong ang komisyoner kung bakit hindi pa binibigay ni Park ang kaso sa mga prosecutor dahil may matibay na itong ebidensya. At dahil naguguluhan humiling ng patnubay si Park sa mga susunod nitong hakbang at pinayuhan siya ng komisyoner na kumuha ng isang pag-amin mula kay Heong. At hinikayat nito si Park na ang paglutas sa kasong ito ay mas lalong magpapaganda sa kanyang karera at mapunta sa isang posisyon sa legal firm. At pagkatapos ng pagpupulong nila binisita nito si Heong at ibinalik ang kanyang nebulizer at nagpapakitang nagmamalasakit at nakikiramay upang hikayatin ito na magbigay ng ilang impormasyon tungkol sa krimen. Gayunpaman na natiling tahimik si Heong gaya ng bili ni Jungun at sinubukan ni Park na pukawin si Heong tungkol kay Jungun at sinabing dapat alam ng abogado ang lahat ng detalye bago nito tulungan ang isang kliyente. Magalang na tinanggihan ni Heong si Park at iginiit na dapat hindi siya nakikipag-usap nang wala ang abogado nito. At kasunod nito nagpa siya si Park na magpatuloy sa pagbigay nito kay Heong sa prosekusyon at kumbinsado sa bigat ng mga ebidensya laban sa binata at kumpiyansa na si Park na si Heong ang salarin. At sa sumunod na araw binigyan si Heong ng damit upang magpalit kasama na ang isang Peking Gucci na t-shirt. Mabilis na naghinala si Jungun sa motibo ni Park at naniniwala ito na sinusubukan niyang sirain ng husto ang imahe ng binata upang lumabas na hindi dapat ito pagkatiwalaan. Nakipagtalo ito sa mga opisyal ngunit binasura ng mga ito ang kanyang alalahanin at dinala si Heong sa korte. Hiniling ng hukom na ipakulong na si Heong at binanggit ang 117 na piraso ng ebidensya na sinasabing nagpapatunay sa kanyang pagkakasala sa pagpatay. At nang tanungin tungkol sa kanyang pagkakasangkot pinananatili ni Heong ang kanyang pagiging inosente at pagkatapos ay nagpetisyon si Jungun sa mga hukom na palayain si Heong at sinasabing isa lamang itong tipikal na mag-aaral ng kolehiyo na walang record ng kahit anong krimen. Nangatwiran ito na ang kaso ng prosekusyon ay umaasa sa mga pangyayaring ebidensya at pahayag ng saksi at walang direktang saksi sa krimen kung kaya't pinaglaban ni Jungun na dapat pawalan sala si Heong upang sapat na makapaghanda ito para sa kanyang paglilitis. Ang prosecutor na si Tay ay sinabi sa hukom at binigyan din ang karumal-dumal at kalupitan ng krimen na may matibay na ebidensya laban kay Heong. Nagpa siya ang hukom na ipadala siya sa bilangguan habang nakabinbin ang mga karagdagang paglilitis at sinabing mananatili siya doon hanggang sa mapatunayan ang kanyang pagiging inosente.
Nakita ni Heyong ang kanyang sarili sa isang selda kasama si Sang-soo at isa pang inmate na naging target ng isang brutal na pagpapahirap at pangbubuli ng mga gaang sa kulungan. Ang preso ay nagpapakita ng sintomas ng panic disorder na pinsala ng walang humpay na pang-aabuso ng mga kapwa nito bilanggo. At sa gabi ng pinatay ang ilaw sa kulungan, nahirapan si Heyong na umangkop sa kanyang bagong kapaligiran at nakakaranas ng pagkabalisa at kinakapos sa paghinga. Umasa ito sa kanyang nebulizer upang kumalma ang kanyang sarili at patatagin ang kanyang paghinga. At sa umaga, ang kasama nitong preso ay muling dumanas ng matinding pangbubugbog sa kamay ng mga gang sa kulungan. Ang leader ng gang ay si Biko at si Dusex na kanyang kanang kamay na kilala sa kanyang pagpapahirap na mga preso na katulad ng kasama ni Heyong. At ilan sa mga kilalang inmate ay si GTA na binyansagang The Lion of the Northern Prison at kinokontrol nito ang kalakalan ng droga sa pasilidad gamit ang iba't ibang pamamaraan at network upang pamahalaan ang supply at pamamahagi. Ang kanyang pinagkakatiwala ang tao ay si Bone Setter na kilala sa kanyang pagiging marahas at binabasag ang bungo ng kanyang mga biktima. Ang impluensya ni GTA ay kumakalat sa buong bilanguan at nakokontrol din ito ang halos lahat mula sa mga transaksyon ng droga hanggang sa mga pangunahing bilihin tulad ng sigarilyo. At nang binisita ni Heyong ang infirmary upang kunin ang kanyang nebulizer, nagdala ito ng painkiller sa kanyang cellmate, gayunpaman biglang lumitaw si Dusex at hinarap si Heyong at nagbanta dahil sa pagtulong nito sa kanilang biktima. Iginiit nito na ang lalaki ay bahagi ng kanilang grupo at balak ni Dusex na umatake kay Heyong, ngunit namagitan si GTA sa pamamagitan ng pagsipol nito at isang senyales na dapat tigilan ito ng grupo at umalis ng selda nang hindi sinasaktan si Heyong at dahil sa pakikialam ni GTA ang buhay ni Heyong ay nailigtas. Samantala, nilapitan ni Jun-gun si Tae at humiling ng access sa kaso ni Heyong. Mabilis na tinanggihan ni Tae ang kanyang kahilingan, ngunit naghain na si Jun-gun ng Demer isang formal na aplikasyon upang ma-access nito ang file. Pagkatapos ay lumapit ito sa isa pang prosecutor na sangkot sa kaso at nadiskubre ang kanilang diskarte para pilitin na umamin si Heyong. At sa kabila ng protesta ni Heyong na siya ay inusente, plano nila itong kasuhan ng paglabag sa droga, panggagahasa at pagpatay upang matiyak ang paghatol sa kanya. At nang maglaon, tinawagan ni Park si Jun-gun at nagtanong kung sigurado ba ito na inusente si Heyong, at habang si Jun-gun ay naniniwala kay Heyong, si Park ay kumbinsado na ang binata ay isang mamamatay tao. At sa 30 taon nito sa serbisyo, alam ni Park na ang pinakamahirap hulihin na kriminal ay ang mga may mata na tulad kay Heyong, at naniniwala ito na nagpapanggap lamang inusente ito. Sinubukan ni Park na ipaunawa kay Jun-gun na ang kliyente na pinagtatanggol niya ay hindi kasing inusente ng iniisip niya. At dahil determinado pa rin na ipagtanggol si Heyong, lumapit ito sa kanyang magulang at pinaalam sa kanila ang tungkol sa nangyayari sa kaso. Bagamat ayaw nitong mahirapan sila, kailangan pa rin itong kumita siya, kaya inalok niya ang mga ito ng discounted na 50,000 fee voucher para sa pagtatanggol nito kay Heyong sa korte. At pinayuhan sila na huwag umasa sa isang public defender dahil panandalian lang nilang nakilala ang mga kliyente at tinatanggap na lang nila ang hatol ng hukom. At sa panahon ng kanilang pag-uusap, nakatanggap si Jun-gun ng mensahe na si Prosecutor Tae ay nagsasagawa ng isang press conference sa araw na yun. At sa press con, inilarawan ni Tae na si Heyong bilang isang rapist at mamamatay tao at pinaalam sa publiko kung paano nito ginawa ang krimen. At mas pinalala pa ito, isiniwalat nito ang kanyang pagkakakilanlan at nagpahintulot sa lahat sa bilangguan na malaman kung ano ang ginawa nito. Bagamat lahat sila ay kriminal, pinandidirian nila ang mga rapist na pinapatay ang biktima nito. At dahil nagpanit dahil sa negatibong atensyon mula sa mga inmate, tinawagan ni Heyong si Jun-gun at bago ito makapagsalita, binalaan siya ni Jun-gun na ang tawag nila ay recorded kaya dapat itong maging maingat. At nang magtanong si Heyong sa paglilitis ng kaso, tumugon si Jun-gun na ang hukom ay magdaraos ng pagdinig para suriin ang legalidad ng pagkakakulong sa loob ng 10 araw. Inaliw nito si Heyong at hinimok na harapin ang pressure at pagkabalisa, at pagkatapos ng press con ni Tae, pinigilan ni Jun-gun ang ilan sa media at pinakilala ang kanyang sarili bilang abogado ni Heyong. Iniharap nito ang panig ng kanyang kwento sa publiko at sinabi na ang prosekusyon ay inaakusahan lamang si Heyong batay sa circumstantial na ebidensya at ang pulis ay gumawa ng mabilis na paghusga kay Heyong bilang isang killer. Ang panayam ay narinig ni Mike Yong, isang abogado at pinuno ng isang kilalang law firm. Ang kaso ni Heyong ay kumuha sa kanyang interes, kaya nagpa siya itong ipagtanggol siya sa korte at pinadala nito ang isang baguhan na abogado na si Sugin upang kausapin ito ang mga magulang ni Heyong upang kunin ang kaso. Ang mga magulang ni Heyong ay inimbitahan sa opisina kung saan tinalakay ni Mike Yong na si Jun-gun ay isang third-rate na abogado na kilala sa kanyang trabaho kasama ang mga petty offenders na naglalarawan sa kanya bilang isang manloloko.
Nangako si Mikeyong sa magulang ni Heyong na ibabalik nito ang kanilang anak at gagawin niya ito ng walang bayad at labis ang tuwa ng mga magulang ni Heyong na ang isang kilalang abogado ay ipagtatanggol ang kanilang anak kaya pumayag sila na palitan ang abogado ng kanilang anak. At sa kabilang banda hinarap ni Heyong ang seryosong reaksyon mula sa mga kapwa nito bilanggo mula nang lumabas ang detalye sa kanyang kaso sa publiko. Kinuha siya ng mga gang sa loob at tinakpan ang kanyang ulo ng itim na tela at dinala siya sa isang madilim na silid. At doon nagtangka silang sakalin siya dahil sa umano'y karumal-dumal na krimen ito at habang malapit na itong mamatay isang guard ang sumenya sa gang leader na palayain siya. Samantala nagkunyari si Jungun na kasama nito si Park upang makakuha ng access sa lugar ng krimen. At gamit ang kanyang koneksyon sa chief matagumpay nitong napasok ang lugar at habang naghahanap natuklasan nito ang isang painting na may label na Hyojong at isang pakete na may kaparehong pangalan na kumuha sa kanyang interes. At matapos na maghanap sa bahay bumili ito ng ilang damit para kay Heyong at binisita ito at karagdagan sa damit binigay ni Jungun ang inmate account nito kung saan nagdeposito ito ng maliit na halaga. Nakaramdam ng pagiging awkward si Heyong dahil kailangan itong ipaalam kay Jungun na ngayon ay mayroon na siyang bagong abogado. At sinimulan nito sa pagbibigay ng labis na pasasalamat kay Jungun para sa pagsisikap nito at ibinunyag na ang abogadong si Mikeyong na ang sasama sa kanya sa korte. Bagamat si Jungun ay nagulat sumang-ayon nito na si Mikeyong ay kilalang abogado na maaaring hawakan ang kaso ni Heyong ng epektibo. At nang sinubukan ni Heyong na ibalik ang mga damit na binigay ni Jungun, nagpumilit ang abogado na kunin nito at hiniling nito ang ikakabuti niya bago umalis ng bilangguan. At balik sa kulungan dumating si Bone Setter sa silid ni Heyong upang dalhin siya kay JT at tinipo ni JT ang ilang preso upang tanungin sila tungkol sa kung sino ang maaaring nagbenta ng sigarilyo sa kanyang likuran. Pinaghinalaan nito si Heyong na kilala nito ang salarin ngunit si Heyong ay masyadong natatakot na ibunyag ang pangalan ng taong ito. At dahil nakita nito ang pag-aalinlangan ni Heyong, inutusan ni JT ang Bone Setter na baliin ang buto ng mga preso hanggang sa may magsalita sa kanila. At sa kabila ng nasaksihan nito ang isa sa mga bilanggo na nakikipagkalakaran ng sigarilyo sa araw na yun na natiling tahimik si Heyong at natatakot sa kahihinatnan ng presong nasangkot. Gayunpaman habang nakatingin ito sa iba pang bilanggo na nagtitiis sa pananakit tuluyan nitong binunyag ang tunay na salarin at matapos na ilantad ang lalaki mabilis na pinaalis si Heyong. At habang papaalis narinig nito ang sigaw ng lalaki na pinapahirapan ng Bone Setter para sa pagbebenta ng sigarilyo nang hindi alam ni JT. At sa gabi nagising si Heyong sa kanyang pagkakatulog at natuklasan na isang kasama nito ay nakasabit sa kisame at tila ang patuloy na pagpapahirap ay naging hindi maganda para sa kanya at mas pinili nitong tapusin ang kanyang sariling buhay kaysa sa kanyang paghihirap. At nang makita nito ang walang buhay na katawan ng kanyang kasama, natakot si Heyong na baka siya na ang susunod na target. At dahil nagpanik, sinubukan itong tumakas sa bilangguan ngunit mabilis na nahuli ng mga guard na nauwi sa matinding panggugulpi sa kanya. At bilang parusa sa kanyang pagtakas si Heyong ay inilagay sa solitary confinement. At sa kabilang banda si Tae ay nakipag-usap kay Park tungkol sa option na magbigay ng polygraph test kay Heyong. At pinaliwanag nito na kapag tumanggi si Heyong sa pagsusulit maaari itong gamitin laban sa kanya sa korte upang lumabas na nagkasala talaga siya. At kahit pa ipahiwatig ng polygraph na nagsasabi siya ng totoo, hindi rin ito tatanggapin bilang ebidensya. At pagkatapos ay nagtanong ito kay Park kung siya ba ay sigurado na si Heyong ang killer at sumagot ito na nagtitiwala lamang ito sa mga ebidensya na siyang nagtuturo kay Heyong. At sa sumunod na umaga, dinala si Heyong sa istasyon ng pulis kung saan binigyan siya ng pagkakataon na sumailalim sa isang polygraph test at sinubukan siyang takutin ni Tae at nagbabala na kung wala ang malakas na depensa maaari nitong harapin ang kamatayan o habang buhay na pagkakakulong. Inimungkahi nito na ang pagkuha ng polygraph ay maaaring patibayin ang pagiging inosente niya. Nakialam si Park at hinimok din si Heyong na kumuha ng polygraph test at inimungkahi rin ito na maaaring itong maimpluwensyahan ang opinyon ng publiko na pwedeng humantong sa mas madaling buhay nito sa kulungan at magbigay ng kasiyahan sa kanyang magulang. Binigyan ni Tae ng oras si Heyong na kumonsulta sa kanyang abogado ngunit sa ilalim ng impluwensya ng kanilang paghihikayat pumayag ito sa test nang hindi humihingi ng legal na payo. At matapos na makuha ang pahintulot ni Heyong, nakipag-ugnayan si Park kay Jungun upang ipaalam sa kanya ang sitwasyon at nang matuklasan na ang bagong abogado ni Heyong ay si Mikeyong, mabilis na lumapit si Park sa kanya at pinaalam nito ang tungkol sa desisyon ni Heyong na sumailalim sa polygraph test. At dahil alam ang potensyal na panganib para kay Heyong, nagpadala si Mikeyong ng demanda sa National Forensic Service para suportahan ang kanilang kliyente. Samantala, nakipag-ugnayan si Jungun sa kanyang dating asawa na nagtratrabaho sa isang NFS at humiling ng pabor tungkol sa paparating na polygraph test.
Dumating ito sa NFS upang matiyak na ang lahat ay maayos para kay Haeyoung at sa kanilang biyahe patungo sa NFS nagtanong si Park kay Haeyoung kung nais ba nitong magpaalam kay Guk bago ganapin ang cremation nito at sumang-ayon ang binata. Ngunit nang makita nito ang kanyang walang buhay na katawan na may autopsy and session labis itong nabalisa at ang kanyang hika ay lumalala at mabilis nitong kinuha ang kanyang nebulizer. Ngunit nakialam si Park at nagpapaalala na ang pag-inom ng anumang gamot bago ang polygraph test ay ipinagbabawal. At sa lalong madaling panahon si Haeyoung ay dinala sa polygraph examination room kung saan si Soo-gin ay sinamahan siya. At bago ang test pinayuhan siya ni Jun-gun laban dito ngunit si Haeyoung ay desperado na patunayan ang kanyang pagiging inosente. Pagkatapos ay pinaliwanag ni Soo-gin ang pamamaraan kay Haeyoung kung saan tatanungin siya ng 11 na tanong at 6 dito ay may kaugnayan sa kaso niya. At binigyan din ito ang kahalagahan ng pagiging kalmado dahil ang resulta ng pagsusulit ay nakadepende sa kanyang mental na estado. Nagsimula ang pagsusulit at nagpatuloy ng maayos hanggang sa itanong ng examiner kung sinaksak ni Haeyoung si Guk. At dahil sinaksak ni Haeyoung si Guk sa kamay habang sila ay nagiinuman hindi nito maaaring sabihin na hindi at dahil napagtanto ang bigat ng sitwasyon umalis si Soo-gin ng silid upang ipaalam sa kanyang supervisor ang tungkol sa mahirap na kalagayan ni Haeyoung. At nang malaman ang tungkol sa problemang tanong pumasok si Jun-gun sa examination room at nagsimulang banggitin ang mga paglabag sa panuntunang ginawa ni Chief Park at sinuportahan ni Soo-gin ang kanyang mga pahayag at nagpapakita na nilabag ni Park ang Attorney at Law Act sa pamamagitan ng pagsumite ng isang taga-prosecutor nang hindi nakikipag-ugnayan sa kanyang abogado. Itinuro din nila na ang mga individual na may respiratory issue ay hindi karapat-dapat na kumuha ng polygraph test at may karapatan ng abogado nito na ihinto at tumanggi sa test. Matagumpay na pinahinto ni Soo-gin ang paglilitis at napigilan si Haeyoung na gawin mas komplikado ang kanyang sitwasyon. Bagamat ang test ay nahinto si Haeyoung ay hindi nasiyahan at pakiramdam nito na nabigo siyang patunayan ang kanyang pagiging inosente. At balik sa bilangguan si Haeyoung ay hinarap ni Dusex at isiniwalat nito na si Haeyoung ay isinumbong siya pagkatapos ng pagkamatay ng kasama nito sa selda dahilan upang bugbugin siya ng mga awtoridad at ilagay din sa solitary confinement at ngayon ay planong gumanti ni Dusex. At bago pa nito masaktan si Haeyoung nakialam si Sang-soo dahilan upang umatras si Dusex. At nang maglaon pinatawag ni JTA si Haeyoung at binigyan siya ng isang libro tungkol sa Procedure Act at inimungkahi na dapat magpasya si Haeyoung kung gusto nito ang kanyang proteksyon. At sa sumunod na araw habang naghahanda si Haeyoung na umalis sa bilangguan para sa kanyang pagdinig isang guard na kumilos sa utos ni Dusex ay binigyan siya ng isang salamin at ang intensyon ay ipakita na isa siyang inosente at mahina. At sa kabilang banda si Guk ay na-cremate at si Jun-gun ay dumalo sa seremonya at pinagmamasdan ang mga kaibigan nito. At ang isa sa kanila ay si Hyo-jong at ang pangalan ng babae ay nasa painting sa bahay ni Guk at sa paghusga sa pagkilos nito tila labis itong nalungkot sa pagkamatay ng kanyang kaibigan at malamang hindi ito sangkot sa pagpatay. At habang nagtitingin sa social media ni Guk nakita ni Jun-gun ang isang litrato nito sa labas ng rehabilitation center at dahil nakaramdam ng tila kahinahinala binisita nito ang center at nalaman sa doktor na si Guk ay nahihirapan sa addiction nito sa droga at sumasailalim sa paggagamot sa loob ng 3 taon. At nang hilingin ni Jun-gun ang kanyang medical file tumanggi si Dr. Chan at nagbanta si Jun-gun na irereklamo nito ang doktor sa pagrereseta ng narcotics kay Guk at dahil walang ibang pagpipilian ibinigay ng doktor ang isang malaking bilang ng medical file ni Guk sa loob ng 3 taon. At sa kabilang banda ang pagdinig ay nagsimula sa prosecutor na si Tae at hinihimok ang hukom na panatilihin nakakulong si Haeyoung dahil sa matinding krimen nito. At nang atwiran si Mikeyong at nakipagtalo na ang isang normal na estudyante ay walang naunang pagkakasala ay pinipilit nilang manirahan kasama ang mga kriminal sa isang koreksyonal kahit hindi pa ito napapatunayang nagkasala. Inutusan nito si Haeyoung na ipakita sa hukom ang mga pasa at peklat mula sa pagpapahirap sa kanyang katawan. At matapos na ipakita ni Haeyoung ang kanyang mga peklat na kialam si Tae at pinaliwanag na nagtangkang tumaka si Haeyoung sa pasilidad kaya naman siya binugbog ng mga guard at nagkaroon ng peklat. Ang walang humpay na pagtatanong ni Tae at ang hindi kumbinsadong sagot ni Haeyoung ay naglagay sa kanya sa isang mahirap na posisyon kung saan mas pinatibay ang mga paratang laban sa kanya. At bukod pa dito iginiit ni Tae ang pagtanggi ni Haeyoung na kumuha ng polygraph test na mas lalong nagpataas ng hinala ng mga hukom tungkol sa kanyang pagkakasangkot sa krimen. At matapos na marinig ang bawat panig inanunsyo ng hukom na ang pagkakakulong ni Haeyoung ay magiging maganda para sa lipunan at dahil hindi alam ni Mikeyong ang tungkol sa pagtakas ni Haeyoung mahigpit niya itong pinayuhan na huwag siya ulit nitong ilalagay sa alanganin. Sinabi nito sa kanya na kung alam niya maaari itong makaisip ng angkop na tugon bago pa ang kanilang pagdinig.
At matapos nitong umalis, kinausap ni Jun-gun si Sugin at binigay ang medical file ni Gok at naniniwalang ang mga dokumentong ito ay makakatulong kay Hyeong. At sa kanyang pagbalik sa kulungan, napaiyak si Hyeong sa labis na kabiguan at iniisip ang nakakakilabot na buhay na kailangan itong tiisin kasama ang iba pang preso. At habang patungo ito sa kanyang selda, dumaan si Dusex at nilaslas ang kanyang braso gamit ang isang razor blade at mabilis itong pumunta sa infirmary ngunit ito ay sarado. Tinahi ni Jitae ang kanyang sugat at pinayuhan ito na maging malakas at sinabing ang tanging bagay na kailangan itong bigyan ng pansin ay kung paano mabubuhay sa kulungan. At sa kabilang banda, nang matanggap ni Mikeyong ang medical file ni Gok, ginamit niya ito upang bisitahin si Prosecutor Tae at nakipag-ayos ng isang kasunduan. Naiintindihan ni Tae na kung ang addiction ni Gok ay mailalantad at mapapatunayan na nagbibigay ito ng droga kay Hyeong, ang kanilang kaso ay mahaharap sa isang problema. At bukod pa dito, wala itong nakikitang malinaw na motibo para sa pagpatay, ngunit sa pagsaalang-alang sa mga bagay na ito, inimungkahi ni Tae ang isang kasunduan at kailangan harapin ni Hyeong ang 17 taon na pagkakakulong para sa kasong panggagahasa at aksidenteng pagpatay na walang karapatan na umapila. Sumagot si Mikeyong at pinilit na bawasan ang sentensya ng 10 taon na walang karapatang umapila at kalaunan sumang-ayon si Tae sa pinababang sentensya, ngunit binigyang diin na kailangan nila ng pag-amin mula kay Hyeong. At nang matapos ang kasunduan, nakipag-usap si Mikeyong kay Hyeong at pinaliwanag na wala nang mas mahusay na resolusyon sa problema nito. Naiintindihan ni Hyeong ang bigat ng sitwasyon ngunit nag-aatubili itong aminin ang isang bagay na hindi niya ginawa at pinaliwanag ni Mikeyong ang masakit na katotohanan kung saan haharapin ito ang habang buhay na pagkakakulong o parusang kamatayan. Gayunpaman, ang pagtanggap sa pagkakataon na ito ay nangangahulugan na maaari itong makalabas ng kulungan sa loob ng 10 taon sa pamamagitan ng pananatili ng huwarang pag-uugali sa loob at maaari rin itong makalaya ng 3 o 4 na taon ng mas maaga at magpapahintulot sa kanya na makabalik sa lipunan sa edad na 30. At bilang isang legal na dalubhasa, pinayuhan nito si Hyeong na samantalahin ang pagkakataon na ito at sinasabi na ito ang pinakamagandang solusyon. At nang marinig ni Jun-gun ang tungkol sa kasunduan, binisita nito si Hyeong at sinabi nito na kahit sinong mahusay na abogado ay isa itong magandang alok, ngunit personal itong naniniwala na kapag tinanggap niya ito, tatatak siyang ex-convict habang buhay isang bagay na magmumulto sa kanya magpakailanman. At sa muling pagsisimula ng pagdinig, inanunsyo ng hukom na ang nasasakdal ay handa nang umamin kapalit ng isang plea na kasunduan. At nang tanungin kung pinatay nito ang babae, tumulo ang luha sa mata ni Hyeong at hindi magawang umamin sa isang krimen na hindi naman niya ginawa at ayaw nitong dalhin ang stigma ng isang ex-convict buong buhay. Sinabi nito sa hukom na hindi nito pinatay si Gok at ang pagtanggi ni Hyeong ay nagpahina sa kredibilidad ni Mikeyong na humantong sa pagtatalo nila dahil sa kawalan nito ng tiwala sa kanya. Idiniklara nito na tapos na siya sa kaso at umalis sa courtroom at iniwan si Hyeong na walang pagpipilian kundi bumalik sa kanyang masalimuot na buhay sa bilangguan. At tulad ng inaasahan, nilapitan ni Dusek si Hyeong at pinilit itong bumili ng 3 pakete ng sigarilyo mula kay Jitae at dahil natatakot sa kanyang seguridad, sinunod ito ni Hyeong at ginamit ang kanyang inmate card upang bumili ng sigarilyo. At si Jitae, na alam na hindi naninigarilyo si Hyeong, ay naiintindihan ang sitwasyon ngunit umiwas ito na makialam. Ang pera ni Hyeong ay sapat lamang sa isang pakete ngunit sa kabila nito, inutusan ni Jitae ang kanyang kasama na bigyan ito ng ekstrang pakete. At dala ang 2 pakete, inihatid ito ni Hyeong kay Dusex na sinaktan pa rin siya dahil sa hindi nito pagdadala ng 3 pakete. Nilagyan din ito ng nakasinding sigarilyo ang bibig ni Hyeong, dahilan upang masunog ang kanyang dila. At sa sumunod na araw, tinawagan ni Hyeong ang kanyang ama at pinilit ito na maglipat ng ilang pera sa kanyang account. At matapos na bumili ng isa pang pakete mula kay Jitae, inihatid niya ulit ito kay Dusex para lamang muling saktan. Sinubukan ni Hyeong na itulak si Dusex papalayo na pumukaw sa mga kasama nito at pagkatapos ay sinunog ang kamay ni Hyeong gamit ang isang lighter at doon dumating si Jitae, dahilan upang umalis ang mga ito. Si Hyeong ay dinala sa infirmary kung saan nagamot ang kanyang mga sugat at upang turuan si Dusex ng leksyon, inutusan ni Dusex si Bonesetter na bugbugin ito ng husto, pagkatapos ay inutusan nito si Dusex na humingi ng paumanhin kay Hyeong. At bilang isang gang member, tumanggi si Dusex at nag-udyok kay Jitae na suntukin siya sa mukha bago nagbuhos ng kumukulong tubig sa kanyang kamay, at ang mga guard sa bilanggo na pinapasahod ni Jitae ay dumating din upang kunin si Dusex papalayo. At sa kabilang banda, nagpasya si Mikeyong na huwag iwanan ang kaso dahil mas lalong masisira ang kanyang karakter at aabuti ng 3 buwan bago makumpleto ang lahat ng paglilitis, at naniniwala si Mikeyong na sapat na ito upang makakuha ng ilang benepisyo. Gayunpaman, hindi nito hahawakan ang kaso ng siya mismo at itinalaga niya ito kay Sugin at binigyan ito ng pagkakataon na magkaroon ng karanasan sa field.
At dahil nagpatuloy ang kaso, nagpa siya si Sugin na magtrabaho kasama si Jungun at bumisita ito kay Heyong at pinaalam sa kanya na siya na ngayon ang kanyang abogado at siya at si Sugin ay mag-a-apply para sa isang paglilitis ng hurado na maaaring tumagal ng buwan. At bago ito umalis, hinimok ni Jungun si Heyong na huwag mawala ng pag-asa at ipagpatuloy nitong lumaban. At nang maglaon habang nasa selda ito, dumating si Bonesetter upang dalhin siya kay Jitae, at kailangan ni Jitae si Heyong na magpatakbo ng isang utos at kailangan ni Heyong na pumunta sa infirmary na may dislocated na braso at kailangan gamutin. At nang magpanik si Heyong, pinakalma ito ni Jitae at hiniling na ibalik nito ang pabor at sinigurado nito kay Heyong na ang mga doktor ay madaling maibabalik ang kanyang braso. At kasunod nito, inutusan ni Jitae si Bonesetter na i-dislocate ang braso ni Heyong, at pagkatapos ng pinsala, dinala si Heyong sa infirmary kung saan ang kanyang balikat ay binalik at nilagyan ng benda. At nang bumalik sa selda, tinanggal ni Bonesetter ang kanyang benda at pinabalik siya sa kanyang selda. Pagkatapos ay pinakuluan nito ang benda at nag-iwan ng mga puting residue sa ilalim ng kaldero na dinurog ni Jitae at kinumsumo na parang droga. At sa kabilang banda, tinawagan ni Jungun ang kanyang dating asawa at hiniling ang kanyang tulong, at sa pagkakataon na ito, kailangan nito ang kanyang kakayahan bilang isang crime scene investigator upang masuri ng mabuti ang tirahan ni Gok para sa ilang ebidensya. At habang kumukuha si Junie ng litrato sa mga mancha ng dugo at iba pang clues, nagsagawa si Park ng kanyang sariling investigasyon upang matuklasan ang katotohanan. Samantala, pinaalam ni Tae sa kanyang kasamahan na magpapakita ito ng direktang ebidensya na nag-uugnay sa pagpatay ni Heyong kay Gok. At sa sumunod na araw, dumating si Heyong sa korte para sa paglilitis ng hurado, at sa legal na prosesong ito, isang grupo ng mga tao na kilalang mga hurado ay pinili upang marinig ang mga ebidensya na ipinakita sa kaso at gumawa ng desisyon o hatol batay sa makikita nila. At ang una, iniharap ni Tae ang kanyang kaso at pinakita ang larawan sa mga hurado at mga ebidensya na nagpapatunay na si Heyong ang salarin. Sinubukan itong umapela sa mga damdamin ng hurado sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga larawan ni Gok noong buhay pa ito at pagkatapos ng krimen. Samantala, nakipagtalo si Jungun na si Heyong na isang estudyante ay walang bahid ng krimen at walang motibo upang patayin ang biktima, at inalok nito si Tae na ipakita ang kanyang ebidensya upang makatugon nito sa kanya. Nagsimulang banggitin ni Tae kung paano nagspray ang mga pulis ng blood flare kay Heyong at natagpuan ang dugo sa buong katawan nito. Pagkatapos ay tumawag ito ng isang forensic pathologist upang tumstigo, at kinumpirma ng pathologist na ang dugo na natagpuan sa katawan ni Heyong ay pag-aari ng biktima, at pagkatapos ay pinakita ni Tae ang isang litrato ng kamay ni Heyong na may sugat. At sa tulong ng pathologist, gumawa ito ng isang senaryo na nagmumungkahi na si Heyong ay sinaksak ang biktima nang dumulas ito sa kanyang kamay dahil tumama ito sa gulugad ng biktima dahilan upang masugat si Heyong sa kamay. At dahil sinabi ni Heyong na hindi nito natatandaan ang tungkol sa sugat, nagpa siya si Jungun na linawin nito para sa hurado, at inihain nito ang ulat ng pagsusuri sa droga ni Heyong na nagpapakita ng bakas ng alcohol, LDS at ketamine. Nagtanong si Jungun sa pathologist kung ano ang mangyayari sa isang tao na kumonsumo ng ganitong kombinasyon ng mga droga na may kasamang alcohol. Pinaliwanag ng pathologist na ang mga sangkap na ito ay narcotics, at kapag hinaluan ng alak, maaari nilang maapektuhan ng husto ang central nervous system na posibleng humantong sa pagkawala ng memorya. At sa pagpapakita ng ebidensyang ito, pinakita ni Jungun na si Heyong ay hindi nagsisinungaling at may isang malaking posibilidad na hindi talaga nito maalala ang nangyari. Pagkatapos ay tinawag ni Tae si Officer Han bilang saksi upang ilarawan ang kalagayan ni Heyong nang pinatigil niya ito sa isang checkpoint. At pagkatapos ng pagtatanong ni Tae, tumayo si Sugin upang suriin ang saksi at nagtanong ito sa opisyal kung gumawa ba ito ng breathalyzer test kay Heyong sa checkpoint. At nang tumugon si Han na namatay ang baterya ng device, nagtanong si Sugin kung nakakuha ba ito ng agarang arrest warrant para dalhin si Heyong sa istasyon ng pulis, at inamin ni Han na hindi nito nagawa ang test at wala siyang arrest warrant, at tinanong siya ni Sugin kung bakit nito dinala si Heyong sa istasyon ng pulis nang walang kaukulang autorisasyon. At bukod dito, lumihis ito sa pinangyarihan ng krimen, at ayon kay Sugin, ang mga opisyal ay lumabag sa mga batas noong gabing yun na lalong nagpagulo sa kaso ni Heyong. Pagkatapos ay tinawag ni Tae ang isa pang opisyal bilang saksi, at ang officer na ito ay ang may pananagutan sa pagdadala kay Heyong sa istasyon ng pulis. Ipinakita sa hurado ang dashcam footage sa gabing yun kung saan nagtatanong si Heyong kung namatay ba ang babae. At nang tanungin tungkol sa motibo ni Heyong, inimungkahi ng officer na gusto malaman ni Heyong ang kalagayan ng biktima dahil kung buhay pa ito, magdudulot ito ng mas malaking gulo. Nagtanong si Sugin sa opisyal at nagtanong kung baka lamang nag-aalala si Heyong sa biktima, ngunit tinanggi ito ng opisyal at sinabi na ang tono ng pananalita ni Heyong ay kakaiba.
Pinakita ni Sugi ng higit pa sa dashcam video kung saan ang officer ay nakitang nagmamarka ng kanyang ticket sa lottery at nagbibiro. Nagtanong ito sa opisyal kung nakaramdam ba ito ng masama para sa biktima at kung gayon bakit hindi ito seryoso sa mga sandaling yun at patuloy na nagsasalita tungkol sa kanyang ticket sa loto. Ang mga tanong ni Sugin ay naging dahilan sa opisyal upang hindi makapagsalita na bigla din ang mga hurado sa insensitive na ugali ng pulis. Pagkatapos ay tinawag ni Tae ang guru ni Heong sa high school at tinanong kung bakit pinayuhan si Heong na lumipat ng paaralan. Inihayag ng guro na si Heong ay nakipag-away sa kaklase nito at itinulak niya ito pababa ng hagdan. At habang walang malay ang kanyang kaklase, patuloy siyang sinuntok ni Heong hanggang sa natanggal ang dalawang ngipin nito. Pinakita ni Tae ang testimonyang ito upang ilarawan na si Heong ay mayroong marahas na kasaysayan at ang insidenteng ito ay hindi ang kanyang unang pagkakasala. Pagkatapos ay tinanong ni Sugin si Heong tungkol sa pangyayari at pinaliwanag ni Heong kung paano siya paulit-ulit na binubuli ng kanyang kaklase lalo na ang tungkol sa kanyang ama at hindi nito iniulat ang pambubuli sa kanya dahil gusto nitong protektahan ng kanyang ama na hindi na masangkot pa at posibleng maharap pa sa kahihiyan. At nang maabot nito ang kanyang breaking point sa pambubuli, gumawa ito ng isang aksyon para pigilan ito, gayunpaman pinagsisihan nito ang kanyang ginawa at nagpahayag ng lungkot at humiling din ng tawad sa kanyang kaklase. Pagkatapos ay hinarap ni Sugin ang hurado at binigyan diin sa lahat kabilang na ang mga opisyal na nasa tungkulin na nagkamali sila. At sa mga ebidensya sa kaso ni Heong, iginiit nito na nabigo ang prosekusyon na magpakita ng matibay na ebidensya laban sa inaakusahan. Ang pamamaraan na ito ay isang tangka na ilihis ang atensyon sa kakulangan ng mahalagang patunay at ang mga hurado at hukom ay tila mas nauunawaan na ang panig ni Heong. At sa break, nagtanong si Jungun kay Heong kung may nabanggit ba si Gok tungkol sa kaibigan nitong babae. At naalala ni Heong na mayroon itong malaking pakikipagtalo sa kanyang kaibigan at pinuto nito ang relasyon nila pagkatapos. At dahil naghihinala sa isang foul play, nilapitan ni Jungun ang kaibigan nito na si Hyo Jong at tinanong ito tungkol sa pagtatalo nila ni Gok. Naghihinala ito na binigyan ni Hyo Jong si Gok ng droga o kung sangkot ba ito sa paggamit nito kasama siya, at dahil namatay si Gok isang linggo matapos ang kanilang away, naghihinala si Jungun na si Hyo Jong ang salarin o alam nito kung sino ang pumatay. Mariing itinanggi ni Hyo Jong ang anumang pagkakasangkot nito nang hinarap siya ni Jungun, gayunpaman nang binyantaan ito ng interogasyon ng pulis, nag-atubili itong ibigay ang address ni Jo Jong at lumalabas na ito ang drug dealer na tinawagan ni Gok sa gabi ng kanyang pagkamatay. Itinanggi ni Jo Jong ang lahat ng akusasyon nang hinarap siya ni Jungun at nag-iwan sa abogado na bigo at walang nakuhang impormasyon. Gayunpaman, pagkatapos na tumigil saglit, bumalik ito sa tindahan at kinuha ang kanyang telepono na palihim nitong iniwan at naka-record, at ang kanyang intensyon ay kunin ang anumang pag-uusap na maaaring gawin ni Jo Jong kay Hyo Jong tungkol sa address nitong binigay. At nang maglaon, nakinig si Jungun sa recording kung saan nagbanta si Jo Jong kay Hyo Jong at sinabi na sasabihin ito sa pulis na makikipagkita rin ito kay Gok sa araw ng krimen. Gayunpaman, ang recording ay nagpapakita na wala sa kanila ang aktwal na nakipagkita kay Gok sa gabing yun at lumalabas na hindi sila ang killer. Pagkatapos ay nagtanong si Jungun kay Sugin kung nakuha ba nito ang lahat ng CCTV mula sa gabing yun. At matapos na matanggap ang USB drive na naglalaman ng data, pinag-aralan sila ni Jungun at natuklasan ang footage na nagpapakita sa isa pang tao na sinusundan si Gok sakay ng isang truck. Ang individual ay unang nagpakita sa gas station at pagkatapos ay sinundan siya sa Han River, at ang revelasyon na ito ay nagpapahiwatig na may ibang tao ang sangkot sa pagkamatay ni Gok. At sa kabilang banda, ang mga opisyal sa Departamento ng Anti-Narcotics ay dumating sa bilangguan at humiling sa mga tauhan na bigyan sila ng CCTV footage ng lahat ng bilanggo na bumisita sa infirmary sa huling buwan. At nang makita ang footage, kinilala ng mga opisyal ang lalaki at nagtanong kung ito ba ang kilalang mamamatay tao na si Heong, at lumalabas na ang isang manggagawa sa ospital ay inaresto kamakailan dahil sa droga at ibinigay nito ang pangalan ni J-Tay. Ang officer na nakakakilala kay J-Tay ay ayaw na mag-imbestiga pa, ngunit pinaliwanag na nasa ilalim ito ng utos ng kanyang senior na magpatuloy. Samantala, isang babaeng opisyal ang nakipagkita kay Heong at pinaalam sa kanya na hindi nito sinasadyang masangkot sa isang kaso ng droga. Ang mga benda sa kanyang braso ay naglalaman ng narcotic solution at hinimok nito si Heong na ibunyag nito ang taong nagpadala sa kanya sa infirmary, ngunit nanatiling tapat si Heong kay J-Tay at tumanggi na magsalita ng kahit ano. At sa kabilang banda, nagbanta ang opisyal kay J-Tay ng isang posibleng paglipat at nagbabala na kung malilipat ito, kailangan niyang umakyat pabalik sa kanyang kasalukuyang posisyon. At bilang tugon, itinuro nito na maraming opisyal sa koreksyonal ay nahihigatan ang nagbabanta sa kanya at hindi rin sila malinis na opisyal.
At doon nagtanggap ang opisyal ng isang tawag mula sa kanyang superior at inuutusan nito na umalis sa kulungan at huwag naguluhin pa si Jitae. At matapos nilang umalis, nagpasalamat si Jitae kay Haeyoung sa pananatili nitong tahimik at bilang tanda ng pasasalamat binigyan siya ni Jitae ng telepono at magpapahintulot kay Haeyoung na matawagan ang kanyang ama. Mabilis na kipag-ugnayan si Haeyoung sa kanila at nalaman sa kanyang ama na ang kanilang taxi ay nakumpiska at ibinalik kasunod ng hindi inaasahang tawag sa opisina ng awtoridad sa kagandahang loob ni Jitae. At sa pagtatangkang ibalik ni Haeyoung ang telepono pagkatapos ng tawag, iginiit ni Jitae na kunin niya ito. At sa kabilang banda na diskubre ni Joongun na ang lalaking sumusunod kay Gook ay si Chulho na dating nagtratrabaho bilang courier. At nang bumisita si Joongun at sugin sa dating trabaho ni Chul, nalaman nilang natanggal ito dahil sa katayuan nito bilang isang sex offender at may suot pa rin itong electronic na anklet. Hiniling nila sa may-ari na suriin kung naghatid si Chul ng parcel sa bahay ni Gook sa nakaraang buwan. At kinumpirma ng may-ari na ginawa niya ito at nagsampa si Gook ng reklamo tungkol sa parcel. Samantala, ang pagsubok ng hurado ay nagpatuloy at pinatawag si Park bilang saksi. At sa kaparehong oras, nakita ni Joongun ang address ni Chul at kinumpranta ito tungkol sa kuha ng mga CCTV at itinanggi ni Chul na kilala nito si Gook at sinabing nakita lamang niya ito sa gas station. At nang banggitin ni Joongun na sinusundan nito si Gook sa gabing yun at naghatid ng isang bagay sa kanyang bahay sa nakaraan, naging defensive si Chul at nang akusahan nito sa pagpatay kay Gook, nagreact ang lalaki sa pamamagitan ng pagkuha nito ng isang palakol at inihagis ito kay Joongun at galit na tinanggi ang akusasyon. Nagbabala ang abogado sa kanya sa mga aksyon nito na haharapin nito ang korte at magbibigay ng alibay para sa pagkamatay ni Gook. At upang ipagtanggol ang kanyang sarili, inilabas ni Joongun ang isang metal na patpat na mas lalong ikinagalit ni Chul. At bago pa lumala ang mga bagay, dumating ang pulis at inaresto si Chul para sa pagtatangkang pagpatay nito at inaasahan ni Joongun na mangyayari ito at naalertuhan ang mga pulis. Samantala sa korte, patuloy na naglantad si Park ng mga dahilan kung bakit naniniwala ito na si Haeyoung ang killer, at dahil hindi na nito makayanan ang akusasyon, nagsalita si Haeyoung at iginiit ang kanyang pagiging inosente at sinabi na siya ay tapat sa korte mula pa sa simula. Nakita ni Tae ang pagkakataon na ito at tinawag si Haeyoung bilang saksi upang tiyakin ang kanyang katapatan habang sinubukan ni Sugin na makialam, ngunit nahulog si Haeyoung sa bitag ni Tae nang hindi sinasadya. At sa oras na umupo ito sa witness chair, agresibong nagtanong si Tae tungkol sa kanyang mga aksyon at pinuna siya sa pagtakas nito sa pinangyarihan sa halip na tulungan si Gook. Pinilit nito na kung talagang tapat siya, mananatili ito sa lugar upang tulungan ng isang sugatan na babae. At sa walang humpay na pagtatanong ni Tae ay nauwi sa pagsabi ni Gook na hindi nito alam kung pinatay ba talaga niya si Gook o hindi. Ang bagay na ito ay malaking parte ng diskarte ni Tae upang tuluyan sirain ang kredibilidad ni Haeyoung sa korte. At pagkatapos ng paglilitis, nakatanggap si Sugin ng tawag mula kay Joongun na nagtanong sa kinalabasan, at dahil sa emosyon na paiyak si Sugin at humingi ng tawad kay Joongun dahil sa kawalan nitong kakayahan, napigilan si Haeyoung na umupo sa witness chair. At bilang resulta ng kanyang hindi kumbinsadong pahayag, muling binalik si Haeyoung sa kulungan at binisita siya ni Joongun sa kulungan upang damayan at tiniyak na sa kabila ng lahat magiging ayos pa rin ito. At si Haeyoung, na labis na apektuhan sa walang humpay na pagtatanong ni Tae, ay nagsimulang magduda sa kanyang sarili. Naniniwala ito na nakita niyang gumalaw ang daliri ni Gook at nakonsensya ito na hindi niya ito tinulungan. Sinubukan ni Joongun na pakalmahin ito at pinaliwanag na ikinamatay agad ni Gook ang pag-atake sa kanya, at ang anumang paggalaw na ginawa nito ay dahil sa rigor mortis, isang natural na proseso ng postmortem kung saan tumitigas ang kalamnan pagkatapos na mamatay ang isang tao. Gayunpaman, si Haeyoung ay masyadong nalula sa depresyon para tanggapin ang paliwanag na ito. Ang mga bagay ay mas lumala nang makita ni Haeyoung ang balita at natuklasan na ang pag-uusig ay isinalang-alang ang parusang kamatayan laban sa kanya. At dahil hindi mapigilan ang kanyang emosyon, nawasak ito sa kanyang kalooban at dumagdag pa ang pagtutuya ni Dusek sa kanyang sitwasyon. Ninakaw nito ang telepono ni Haeyoung at tumanggi na ibalik ito, at nang bumalik si Haeyoung sa kanyang selda at nakitang nawawala ang kanyang telepono, labis itong nagalit at hinarap nito si Dusek at hiniling na ibalik nito ang telepono. At matapos na marahas siya saktan ni Dusek, sinubukan ni Haeyoung na lumaban pabalik, ngunit napatunayang wala itong laban kay Dusek at ang alitan nila ay nag-iwan kay Haeyoung ng maraming sugat sa kanyang mukha. At dahil sa kawalan ng kakayahan, nalinisin ang kanyang pangalan sa korte. Ang lahat ng preso sa kulungan kasama ang kanyang kaibigan na si Sang Soo ay nagsimulang maniwala na siya ay nagkasala. At bilang resulta, si Haeyoung ay palaging mag-isa na walang gustong makisama o makipag-usap sa kanya at nakakaramdam ng depresyon.
At lumapit ito kay J-Tay upang humiling ng tulong at doon ibinahagi ni J-Tay ang kanyang kwento at siya ay maling inakusahan sa isang assault case at walang humpay na nakipaglaban upang patunayan ang kanyang pagiging inosente at hinarap ang hindi makatarungan na panghuhusga. Umabot din ito sa punto na wakasan ang kanyang buhay ngunit hindi niya ito magawa. At kalaunan na pagtanto nito na hawak niya ang susi sa kanyang sariling kalayaan at naunawaan nito na ang survival ay nangangailangan ng pagbabago kaya binago nito ang kanyang sarili. Pinayuhan nito si Heyong na pumili sa pagitan ng survival o kaligtasan at pagtitiis sa kanyang malungkot na buhay sa bilangguan. Pinili ni Heyong ang pagbabago at sinagisag ito sa pamamagitan ng pagsindi ng sigarilyo. At sa sumunod na araw sinamahan siya ni J-Tay sa hall na nagpag-on sa kanyang kalungkutan. Mas gumugol na ngayon ang panahon si Heyong kasama si J-Tay at hinarap ang kanyang mga kaaway ng may bagong kumpiyansa. At upang palakasin ang kanyang sarili nagsimula itong mag-ehersisyo at makipag-boxing kay J-Tay. At nagbago ito mula sa isang mahinang nilalang patungo sa isang malakas na mandirigma sa pamamagitan ng pagpupursige at mahigpit na pagsasanay sa loob ng kulungan at tiniyak ang kanyang kaligtasan. At isang araw tinawagan ito ang kanyang kapatid upang kamustahin ito ngunit nauwi ito sa pagkabigo at sinisisi siya sa pinagdadaanan ng kanilang pamilya. Sinisisi nito si Heyong sa lahat at sinabi na dahil sa kanya kailangan nilang ibenta ang bahay nila upang makaalis sila sa kahiyan kung saan kilala sila ng mga kapitbahay nila bilang pamilya ng mamamatay tao. Nagduda rin ang kanyang kapatid kung nagsasabi ba si Heyong ng totoo tungkol sa krimen at dahil labigo binaba ni Heyong ang tawag at tumawag sa kanyang ina ngunit hindi rin ito sinagot ang kanyang tawag. At isang araw hinarap ni Dusek si Heyong at sinubukan na saktan ito at nang hinamon siya ni Heyong sa isang laban na tawa si Dusek at tinanggap ito habang minaliit si Heyong. At sa gabing yun ginupit nito ang kanyang buhok at pinuntahan si Dusek sa boiler room para sa kanilang laban. At nang makarating pinatay nito ang ilaw at nang buksan ito ni Dusek nahuli siya ni Heyong at hinampas siya sa ulo gamit ang isang baso. At gamit ang kanyang bagong lakas tinalo nito si Dusek nang matindi hanggang sa mawala nito ng malay. At dala ang nais na makapaghiganti sa pambubuli nito naghanda si Heyong na tapusin siya gayunpaman sa kabila ng bagong pagkatao nito na natili pa rin sa loob niya na hindi nito kayang manakit ng isang tao at sa halip inihagis nito ang paso sa lupa at tinapos ang kanilang alitan. At sa kabilang banda si Chul na naaresto ay iniimbestigahan ni Park gayunpaman pinakawala nito ni Park nang matuklasan na ang kanyang ankle monitor ay nagpapahiwatig na hindi nito binisita ang bahay ni Gok sa gabing namatay ito. At nang malaman nito ni Jungan, nagulat ito na ang isang sex offender na tulad ni Chul ay madaling pinalaya. At sa kasunod na paglilitis ipinakita ni Jungan ang ebidensya na nagpapakita kay Chul na sinusundan nito si Gok sa gabing yon at kasunod nito ang kanyang ankle monitor ay hindi na aktibo sa loob ng isang oras sa panahon na yon. Itinanggi ni Chul ang akusasyon at sinabing ang kanyang ankle monitor ay madalas nauubusan ng baterya at tinanong nito si Jungan at mga hurado kung bakit siya inaakusahan ng mga ito kung natukoy na nila ang salarin na ang fingerprint ay nasa buong pinangyarihan. At kasunod nito tinawag ni Jungan ang kanyang dating asawa at nagtanong kung may natuklasan itong makabuluhang bagay sa lugar ng krimen. Ibinunyag nito na ang likurang pintuan ng terrace ay naiwang bukas dahil sa isang sirang doorknob at inimungkahi ang isang sapilitang pagpasok. At karagdagan naghinala ito na may isa pang sandata maliban sa kutsilyo na natagpuan sa kamay ni Heyong at mula sa set ng kutsilyo ni Gok ang dalawa ay nawawala. At kung ang isa ay natagpuan kay Heyong ang tanong ay kung nasaan ang isa. Dinagdag din ito na ang kamay ng biktima ay malalim na nasugatan dahil sa isang paglalaro sa kutsilyo at ang ebidensya nito ay makikita sa mesa na may marka ng kutsilyo. At bukod dito ang bakas ng fluorescence ay natagpuan din sa sugat at ang kombinasyon ng mga kemikal na ito ay matatagpuan sa mga toilet paper na nagpapahiwatig na may nagtangkang pigilan ang pagdurugo. At higit pa ang mga sugat sa likod ni Gok ay nagpapahiwatig na ang kutsilyo ay nakaharap paitaas at nangatwiran si Tay na ang sugat sa kamay ni Heyong ay nangyari nang ang kutsilyo ay dumulas sa kanyang kamay. Gayunpaman pinapakita ng ebidensya na kung ito ay totoo ang sugat ay nasa loob ng kanyang kamay dahil sa nakaharap ang patalim paitaas. At sumuporta ito sa testimonya ni Heyong na nakuha nito ang sugat sa isang basag na salamin at karagdagan sa kabila ng pagiging kaliwete ni Heyong sinasabi ng analytic report na malaking posibilidad na ang killer ay kanang kamay. At sa halip na makisali sa mga baliktarang pagtatanong sinubukan ni Tay igiit na si Yung A ay nasali sa kaso dahil sa kanyang nakaraang relasyon kay Jungan. At bilang tugon sinabi ng babae na hiniwalayan niya si Jungan dahil hindi na niya matiis ang pag-uugali nito at binigyang diin na ang kanyang pagkakasangkot ay hinimok ng kanyang paniniwala na inosente si Heyong at sinabi rin ito na karapatan ng mga hurado na makatanggap ng independent na pagsusuri ng ebidensya mula sa isa pang eksperto.
At balik sa selda, tinatuan ni Heyong ang kanyang braso tulad ng kay JT at nagtanong ito kay JT kung bakit naniniwala ito sa kanya na hindi siya ang killer at tinanong paano kung siya talaga. Tumugon si JT na hindi na mahalaga kung si Heyong ang killer o hindi at ang mahalaga ay kung ano siya sa kulungan. At nang maglaon, hinarap ni Dusek si Heyong at dinala ito sa kanilang gang leader na si Backho at balak parusahan ni Backho si Heyong dahil sa pambubugbog nito kay Dusek. At dahil napapalibutan ang gang na pagtanto ni Heyong na hindi niya ito matatalo lahat at nagpa siya na sumuko, at bago pa siya sakta ni Backho dumating si Dusek at sinampal ito dahil hindi nito kayang tanggapin ang pagkatalo at binalaan si Backho na lumayo kay Heyong. At sa kabila nito, pinayuhan nito si Heyong na manatiling maingat dahil alam nitong hindi magpapatalo si Backho. At sa paglilitis ng hurado, pinatawag ni Jungan ang stepfather ni Gok na si Gang Pil bilang isang testigo. At lumalabas na si Gang Pil ay naghain ng isang insurance claim pagkatapos na mamatay si Gok at nakakuha ng 700,000 won at isinaalangalan nitong isang motibasyon sa pagpatay at hiniling kay Gang Pil na sumagot sa bagay na ito. Sinabi ni Gang Pil na siya ay nasa isang hotel kasama ang kanyang kasintahan at pinatunayan ng isang CCTV ang kanyang alibay at nagpatunay na nagsasabi ito ng totoo. Pagkatapos ay tinawag ni Jungan si Sun at tinanong ito tungkol sa kanyang mga aktibidad malapit sa bahay ni Gok sa gabi ng pagpatay. At sa una, sinabi ni Sun na tahimik lamang itong nagpapahinga sa kanyang sasakyan, ngunit pinakita ng CCTV ng kapitbahay na siya ay bumalik sa bahay ni Gok ng maraming beses sa loob ng isang linggo. At sa wakas, inamin ni Sun ang katotohanan na siya ay may gusto sa kaibigan ni Gok na si Hyojong at sinusundan niya ito. Nagreklamo din ito sa mga pulis at naaresto ito dahil sa kasong stalking. Kinumpirma ni Hyojong na si Sun ay nagsasabi ng totoo, at habang bawat sospek ay nalilinis ng isa-isa, hindi na sigurado si Jungan kung ano ang kasunod na gagawin nito. At sa sumunod na araw, tinawag nito si Chief Park sa witness stand at nagtanong kung bakit hindi nito isinumite ang nebulizer ni Heyong bilang ebidensya at bakit ito ibinalik sa kanya. Itinuro din ni Jungan na mayroong apat na karagdagang suspect sa kaso at ni isa sa kanila ay hindi na interview sa kabila ng pagkakaroon nila ng mga motibo na saktan si Gok. Ang stepfather ay maaaring hinahangad ang mana nito at ang kaibigan ay maaaring naghiganti kay Gok dahil sa pakikipagtalik nito sa kanyang nobyo na si Jeo Jong na nagbibigay ng droga sa biktima at si Chul na sumusunod sa kanya sa araw na yon. At sa kabila ng mga potensyal na ito, si Park ay hindi nakipag-ugnayan sa kahit sino sa kanila at pinagtanggol ni Park ang kanyang aksyon sa pagsabi nitong kumikilos lamang siya batay sa mga ebidensya kung saan tinuturo si Heyong bilang killer. At tungkol sa nebulizer, pinaliwanag ni Park na binalik niya ito kay Heyong dahil kailangan niya ito sa panahon na yun. Inakusahan ni Jungan si Park na sinadya nitong pigilan ang mga ebidensya sa pinangyarihan at binigyan din ito na inalis ni Park ang nebulizer upang maiwasang lumitaw na inosenteng binata lamang si Heyong na may asma sa harap ng hukom at panatilihin ang marahas nitong imahe. Pinunari ni Jungan si Park sa pagtuon lamang nito kay Hien bilang sospek at binaliwala na tignan ang iba pang potensyal na sospek at inimungkahi ang pagiging bias at kakulangan sa imbestigasyon. At upang tapusin ang pagdinig, tumugon si Tae sa mga hurado at tinanggap ang pagkakamali at depekto sa sistema nila. Gayunpaman, binigyan din pa rin ito na si Heyong ay sospek na may nagpapatunay na ebidensya. Ang kanyang fingerprint ay natagpuan sa krimen at sinubukan itong sirain ang ebidensya at nababalot ito sa dugo ng biktima. At balik sa kulungan, binigyan siya ni JT ng isang telepono at nagpahayag ng pag-asa para sa kanyang nalalapit na paglaya. Samantala, naghahanda si Jungan para sa kanyang huling talumpati para sa susunod na paglilitis. Ang matinding stress ay nagpalala sa kanyang kondisyon sa balat na nag-iwan sa kanya ng pamumula ng kanyang mukha. At sa sumunod na araw, inihatid ni Jungan ang kanyang huling talumpati at pagkatapos, ang huling hatol ng hurado ay nakolekta. At para sa mga miyembro ng hurado, nakita nila si Heyong na nagkasala habang ang lima ay naniniwala na siya ay inosente. At sa kabila ng butuhan, hindi pa rin ito ang huling desisyon at ang hukom lamang ang magdedesisyon. At sa pagsaalang-alang ng mga boto ng hurado, inihayag ng hukom na si Heyong ay talagang nagkasala sa pagpatay kay Gok at hinatulan ito ng habang buhay na pagkabilanggo. Ang mata ni Jungan ay napuno ng luha at ang mga magulang ni Heyong ay sumigaw sa hinagpis nang marinig nila na ang kanilang anak ay habang buhay na makukulong. Bumalik si Heyong sa kulungan at inutusan ng kanyang magulang na huwag na siyang bisitahin pa, at habang nagdurusa ito sa loob, nakatanggap si Tae ng promotion habang si Park ay nakatanggap ng medal para sa kanyang serbisyo bago mag-retire. Sinabi ni JT na ang judicial system sa Korea ay pinapaboran lamang ang mayayaman at naniniwala na ang hustisya ay hindi para sa mga walang pera, kapangyarihan o koneksyon. At sa sumunod na araw, habang si JT at Heyong ay nasa bakuran, si Dusek ay nagtago sa likod ni JT at nilaslas ang kanyang leeg.
Sumuko si JT sa matinding kawalan ng dugo sa mismong lugar at mabilis na pinigilan ng mga guard ang kriminal at binugbog ito. Si JT ang tanging positibong impluwensya sa buhay ni Heyong at isa itong kaibigan na naniniwala sa kanya at tinuruan kung paano mag-survive. At dahil wala na si JT, ang pag-iral ni Heyong ay tila wala ng halaga para sa kanya at sa kabilang banda tumanggi si Jungun na sumuko sa kaso. At naalala nito na napansin niya ang kamera sa sasakyan ni Sun sa panahon ng kanyang imbestigasyon at dahil alam na nitong sinusundan ni Sun ang kaibigan ni Gop ng matagal. Naghinala si Jungun na ang kamera ay may nakunang isang bagay na mahalaga at hinarap nito si Sun at humiling ng mga litrato. Ngunit pinaalam sa kanya ni Sun na kinuha ng pulis ang lahat ng mga larawan sa panahon ng kanyang pag-aresto. Hiniling ni Jungun ang tulong ng isang pulis upang makuha ang mga larawan mula sa kamera ni Sun. At habang tinitignan nito, nakita nito ang isang hindi inaasahang pagtuklas at isang litrato ng doktor ni Gok mula sa rehabilitation center na si Chiyon ay nakitang umalis sa kanyang bahay. At nang suriin ang mga call record ng biktima, napansin ni Jungun ang numero ni Chiyon na lumitaw ng maraming beses. At dahil armado ng ebidensyang ito, nilapitan nito ang retired na Park at ibinunyag na si Dr. Chiyon ay nagkaroon ng relasyon kay Gok. Gayunpaman, nang malaman nito ang kanyang kasal, tinapos nito ang kanilang relasyon na hindi tinanggap ni Dr. Chiyon. Sinabi ni Park na wala na itong magagawa sa ngayon, ngunit pinaunawa ni Jungun sa kanya kung paano natin gustong panatilihing masaya at ligtas ang mga mahal natin sa buhay. At dahil naantig sa salita nito, tinalakay ni Park ang bagay na ito kay Tae at pagkatapos ng ilang pag-uusap, gumawa sila ng mabilis na aksyon. At makalipas ang ilang araw, binisita ni Jungun si Heyong sa kulungan at inihatid ang balita na ang tunay na pumatay ay nahuli na at umamin sa pagpatay nito kay Gok. At sa kabila ng walang humpay na pagsisikap ni Jungun, sinabi ni Tae sa isang press con na ang prosekusyon ng siyang walang pagod na hinabol ang tunay na salarin matapos na pinapanatili ni Heyong ang kanyang pagiging inusente. Una nilang sinira ang isang inusenteng tao at nang lumitaw ang katotohanan, kinuha nila ang credit para sa paglutas ng kaso. Si Heyong ay napatunayang inusente at nakalaya sa kulungan, ngunit hindi na siya ang dating Heyong. Ang walang humpay na pagpapahirap sa kanya sa kulungan ang sumira sa kanyang kaluluwa na binago ang isang inusenteng tao sa isang walang pakiramdam na binata at pinagmumultuhan ng laban na hindi niya maaaring tanggihan. Ang kanyang buhay ay naging isang patunay sa kalupitan ng mundo at sa mga tiniis nito upang patunayan ang kanyang kawalang sala. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ito, huwag kakalimutan mag-like at subscribe para sa mga susunod pa nating series recap.